Gising ka na pala, Tuel. Wikang pabulong ni Lolo Bidan. Nandyan na sila. Huh? Anong... Nandyan na sila? Sino? Wika na makulit ni Manong Tuel. May alam akong may maliit na siwang dyan sa pagitan ng kwarto na to at ng kwarto ni Mang Inosensyo. Napanganan naman si Manong Tuel sa sinabing yun ni Lolo Bidan. Dahil bulag yun, ipano niya yun nalaman? Sandali lang ang lumipas habang nakatayo si Lolo Bidan sa bintanang nakasara. Sumilip ka dyan sa siwang. Makikita mo ang sinasabi ko. Sabi niya kay Manong Tuel. Kahit na kinakabahan noon si Manong Tuel ayon sa kanya, tinalo ang pakiramdam niyang yon ng kuryosidad sa sinabi ni Lolo Bidan. Pagsilip nga niya, mayroon nung ilaw sa kwarto ni Mang Inosensyo na maliit. Yung may kulay, doon sa isang santo na nakadisplay sa isang maliit na altar. Kaya yun yung nagsisilbing liwanag ng kwarto. Nakapatay kasi yung pinakamain na ilaw noon. Sa unang tingin ni Manong Tuel, akala niya may gumagapang na ahas patungo sa kinahihigaan ni Mang Inosensyo. Pero nung tinitigan niya ito ng marahan, parang isa yung dila ng ahas, mas malaki nga lang ng higit. Kasi yung hati nito sa gitna ay medyo mahaba at ang tutulis ng dulo nito. Tapos may malapot na likido na pumapalibot sa napakahabang dila na yon. Napanunok ng laway si Manong Tuel at halos matain na sa gimbal at takot na nararamdaman niya. Kasi ang haba ng dila na yon na nagmumula sa siwang ng dingding mula rin sa labas at padapo na ito sa katawan ni Mang Inosensyo. Nang biglang napabalikwas si Manong Tuel kasi biglang bumukas yung bintana na kinakaharapan ni Lolo Bidan. At sa pagbaling niya sa mata niya dito, parang may itinapon si Lolo Bidan sa labas. Pero wala naman itong hawak. Pagbato niya doon, ay may narinig si Manong Tuel na, para yung isang hayop na naipit na di mo malaman yung tunog. Kasabay nun ay ang nakakasulasok na amoy ng lansa na nagmula sa bintanang binuksan ni Lolo Bidan. Halika na, Tuel. Tiyak na lumpo yun sa ibinato ko. Gusto mong makakita ng aswang, hindi ba? Sabi ni Lolo Bidan. Lumabas si Manong Tuel at Lolo Bidan sa bahay ni Mang Inosensyo. Habang mahimbing pa rin ang tulog nito, maski si Lolo Bidan ay nagulat sa klase ng aswang na nakita niya ng gabing yon. Sa paglalarawan kasi ni Manong Tuel, nang makita nila ang nilalang na yon na nakahandusay sa tapat ng kwarto ni Mang Inosensyo at yung dila niya na pumasok sa isang maliit na siwang sa kwarto ni Mang Inosensyo mula sa labas ay unti-unting bumabalik sa bibig nito. At nakita pa ni Manong Tuel yung matatalas nitong ngipin. Hindi naman kalakihan ang nilalang na yon, sabi ni Manong Tuel. Dahil yung paa daw nito ay parang sa kambing. Wala nga lang daw itong balahibo. Tapos kulukulubot yung balat at ang katangi-tangi sa aswang na to
ay ang mga nagsisihabaan nitong kamay na halos abot na to hanggang sa kanyang paanan kung itatayo mo ayon kay Manong Tuel. At meron din itong mga buhok sa katawan na parang naglalagas. Alam niyo yung asong may galis, yung papaubos na yung balahibo. Ganon. Buhay na patunay si Manong Tuel na nagkwento sa akin nito. Kahit pa senior netizens na siya ngayon, naaalala pa niya. Hinayaan nila na nakahandusay at paralisado ang aswang na yon. Inisip kasi nila na madaling araw na rin. Gusto nilang malaman kung anong mangyayari sa pagsikat ng araw. Kasi kung hindi yon maglalaho, edi prueba yon na may aswang. At gusto nilang ipakita yon kay Mang Inocencio. Pero pagsikat ng Haring Araw, ay kitang-kita ni Manong Tuel ang pagkalusaw ng katawan nito na napakabilis hanggang sa tuluyan na itong naging abo. At yung abo naman ay naging kulay lupa. Nang ikwinento ni Manong Tuel kay Mang Inocencio ang mga pangyayari at sabay pagpapatunay naman ni Lolo Bidan, nagtaka sila. Kasi hindi man lang ito nagulat, dahil alam na pala yon sa kanila. At ang lahi ng aswang na yon ay andoduno. Dagdag pa niya, madalas na binibiktima nito ang may mga taong may karamdaman o malapit ng mamatay, para silang mga tagasundo ni kamatayan. Yun nga lang, kinakain nila yung taong namamatay. Siguro may ihahambing sila sa mga lahi ng aswang na balbal. Ang kaibahan nga lang, yung mga balbal, inaantay muna nilang mamatay ang tao at mailibing sa simenteryo bago nila ito kukutkutin at kainin. Tumawa pa nga nun si Mang Inocencio. At ang sabi niya, "Ibig lang sabihin nun, malapit na akong mamatay dahil may mga lumiligid na andoduno." Sa taon na rin na yon, pagkatapos ng karanasan ng magtuwin sa bahay nila Mang Inocencio, ay namatay na ito. At sa pagkamatay niya, ay sa sobrang bilib at tiwala niya kay Lolo Bidan, ay binigyan siya ng sapat na pera para makauwi na sila ni Manong Tuel sa Samar at makabili ng lupa upang makapag-umpisa sila. Fast forward tayo ulit. Paglipas ng isang taon na pagkawala ni Lolo Bidan at Manong Tuel sa Samar, ay nakabalik na nga sila. Panay naman ang iyak ni Mang Felix sa pagbabalik ng pamilya niya. Akala niya kasi nakahanap na ng bagong buhay doon ang magtiyuhin at tuluyan na siyang iniwan. Sa pera nga na hawak ni Lolo Bidan noon, ay binabalak na nilang umalis din ng Samar kasama na si Manong Felix at Manong Tuel at mag-uumpisa ng bagong buhay. Binabalak nila yon pagkatapos ng 3 buwan. Pero sa mga oras na yon, ay may nagbabadyang panganib sa buhay ng mag-anak. Pansin kasi ni Lolo Bidan na may nagmamasid sa kanila mula nung dumating sila ni Manong Tuel. Kung hindi nagkakamali si Lolo Bidan, parang kilala niya yung aura na yon. Isang malakas na aswang. Hanggang sa isang araw, namalengke itong si Manong Tuel at may sumalubong sa kanya na isang matanda. Wika niya, "Iho,
nakabalik na pala kayo ng tiyuhin mong manggagamot. Hindi yon kilala ni Manong Tuel. Nakasombrero yon ng nakalaga. Yung pambukid, nagutay-gutay na yung mga gilid. Sa pagkakatingin nga nun ni Manong Tuel, sa mga nanlilisik nitong mga mata, ay para siyang naamamblingan. Ilocano word po na ang ibig sabihin ay nausog. Bumaliktad agad yung sikmura ni Manong Tuel at nanlamig ang buo niyang pakiramdam sa buo niyang katawan. Ibang klasing usog yun dahil napakalakas talaga para yung may bendisyon ng Diablo sa mga mata nung matanda nung pagkatingin ni Manong Tuel. Ayon pa sa pagkukwento niya. At dun na nga nawalan ng malay si Manong Tuel. Sa huling pagkakatitig niya sa matandang nakasalubong niya. At pagising niya, nasa bahay na siya kasama si Manong Felix at Lolo Bidan. Buti na lang daw na may isa ring taga-baryo nila na nakakita sa kanya nung nagkumpulan na ang mga tao nung nawalan siya ng malay. Pinausukan ni Lolo Bidan noon si Manong Tuel ng konting dayami na nakalagay sa baon ng nyug, uling at tuyong sanga ng kamangyan. At nag-usal ito habang nakahiga si Manong Tuel sa papag. At sa silong nga nito ay panay ang pagpapausok. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, panay ang pagpapawis ni Manong Tuel. Basang-basa yung damit niya noon sa pagpapawis sa ginawa nga ni Lolo Bidan. At ayon kay Manong Tuel ay hindi niya maintindihan dahil napakalamig nung pawis na inilalabas ng kanyang katawan sa mga oras na yon. At animoy nababawasan ng bigat yung katawan niya. Hindi yung literal na bigat ha, kundi yung pakiramdam na parang may nakapatong na nakakairitang bagay sa yung katawan. Hindi naman siya makaimik noon. Dahil abala naman sa pag-uusal noon si Lolo Bidan at si Mang Felix naman ay nakatayo lang habang pinapanood ang ginagawa sa anak niya. Pagkatapos gawin yon ni Lolo Bidan kay Manong Tuel, ay wala naman itong sinabi patungkol sa kung ano ang nangyari nga kay Manong Tuel. Pinagbihis na lang si Manong Tuel pagkatapos noon. Nasa alas 6 na noon ng hapon, nang nakita ni Manong Tuel si Lolo Bidan na nakaupo lang sa harap ng kanilang bakuran. Kahit hindi man sinasabi ni Lolo Bidan kay Manong Tuel na may problema ito, alam niyang merong malalim na iniisip ito. Kilala niya ang kanyang tito. At ramdam daw ni Manong Tuel noon, may bumabagabag sa tito niya. Dahil tuwing may problema ito, nakikinig ito ng radyo. Alam niyo yung makalumang radyo pa noon na flywood pa yung takip sa likuran. Tapos pag walang signal, yung putol na antena nito sa likod ay dinudugtungan mo pa ng kung anong metal para lang makahanap ito ng reception. Naaalala pa nga ni Manong Tuel na ang antenang pinagdudugtong nila dati doon ay yung sirang sandok nila. Yun yung nagsisilbing antena nito. Nataon pa na yung paboritong kanta ni Lolo Bidan noon ang naririnig niya ayon kay Manong Tuel. Ang paboritong kanta pa ni Lolo Bidan noon ay English. Yun bang kanta ng The Beatles? Na ang pamagat eh, Yesterday. Sample ko ha mga kabagis. Huwag kayong matakot. Sa bagay, horror content naman tayo. Kaya
normal lang yun. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks like though they're here to stay. Oh, I believe on yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Yun lang muna mga kabagis. Sample lang para daman natin yung kwento. Kahit di naman nakatungtong si Lolo Bidan ng high school, naiintindihan naman niya yon. Kaya nga damang-dama nito ang kantang to dahil daw ayon kay Manong Tuel. Kung hindi naaalala ni Lolo Bidan si Carolina, minsan may mabigat itong naiisip sa nakaraan pag naririnig niya yung kantang Yesterday. Minsan may mabigat itong naiisip sa nakaraan. Kaya nga Yesterday eh. Sa pagkakaupo ni Lolo Bidan sa harap ng kanilang bakuran, nang may napansin si Manong Tuel na may naglalakad papadaan sa kanilang bakuran. Bago naman makadaan ang mga to, ay pakapaka pa si Lolo Bidan na pinatay yung radyo. Bago pa makadaan ang mga yon, tanda ni Manong Tuel na isang babae at isang matanda yon. Tanda rin ni Manong Tuel yung itsura nung nakasombrero. Yun yung nagpabaliktad ng sikmura niya bago ito nawalan ng malay sa palengke kaninang umaga lang at pagdaan ng mga to sa tapat ng bahay nila Manong Tuel. Biglang tumayo naman si Lolo Bidan at bigla na lang nagwika yung lalaki ng Manggagamot, alam mo na siguro ang nais kong iparating sa nangyari sa inaanak mo. Sabi nito na parang nakakaloko na may halong ngit-ngit ng galit kahit patawa-tawa pa ito. Dagdag pa niya, tutuloy na kami. Kung ayaw mong may mangyari sa pinanghahawakan mong pamilya, alam mo na ang gagawin. Sabi ulit nito, tapos binaling na nito yung tingin niya sa daan kasama nung babae. At nagpatuloy na sa paglalakad. Walang imik na nanggaling noon kay Lolo Bidan. Nang napansin din pala ni Manong Felix yung dalawang yun, habang nagsasaing ito sa gilid ng kanilang bahay ng panghapunan. At di raw maaaring magkamali ito sa itsura nung babae kahit ilang taon na ang lumipas. At yung babae, yun yung nagpakilala sa kanya na Ninesa. Sinabi niya yon kay Lolo Bidan. Oo. Oo, Felix. Sila yon. Hindi ko akalaing babalik pa sila. Pagkatapos ng ilang taon, nandito sila para maghingante para sa baryo nila at mga iba pang kalahi nila. Kahit hindi ko kita ang pagmumuka nila, ay tanda ko ang balasik at amoy ng kabunang aswang na yon. Siya yung umatras at hindi ko napatay sa aking pagsugod. At buhay ko ang hinihingi nila na kapalit sa kanilang paghihiganti. Dumito muna kayo para hindi na kayo mapahamak. Huwag na kayong magbubukas. Hanggang sa mag-umaga, aalis ako para tapusin ang naiwang kong sigalot sa pagitan namin ng mga aswang na yon. Umalis si Lolo Bidan at sumunod sa dalawang nilalang na yon. At dun nga ay
walang nagawa si Manong Tuel at Mang Felix. Ginamit ni Lolo Bidan ang kaalaman niya sa espiritual at ang mga gabay nito para makapunta sa kinaroroonan ng dalawa. Madilim na ang paligid sa isang makahoy na lugar o gubat. Doon umabot si Lolo Bidan para tanggapin ang hamon nung matanda at nung babae. Ramdam ni Lolo Bidan ang aura nung dalawang aswang na yon na nagngingit-ngit sa galit sa mga aura nito at handa na siyang patayin. Pero lingid sa dalawang aswang na yon, si Lolo Bidan ay handa na rin para sa pagtutuos na yon. Alam niya kasing ilang araw na siyang minamanmanan ng mga ito. Palihim itong naghanda. Nakakwintas noon ang isang agimat ni Lolo Bidan, ang pinagtiklop na baon ng nyog na walang mata. At ang nakakasang kakayahan nito o konsagra o orasyon sa loob niya ay mataas na uri ng sabulag at lihis sa pag-atake. Bale, dalawang klase ang nakapaloob nun. Sa makatuwid, puro depensa ang gagawin nun sa kanya. Alam kasi ni Lolo Bidan na sasamantalahin ng mga yon ang pagiging bulag niya sa mabilisang pag-atake. At nangyari nga yon. Tapos ka na, Mang Kagamot. Sa pagkakarinig ni Lolo Bidan ng boses na yon, agarang may mabilis na dumaan na parang matutulis na bagay sa katawan nito. Kaso di man lang siya nasugatan yung kukuyon ng gabu ng aswang na kasalukuyang umaatake sa kanya. Ilang saglit pa ay may naramdaman si Lolo Bidan na umaatake sa likod niya yung babae iyon na si Ninesa. Ramdam kasi ni Lolo Bidan na mas bababa ang aro nito kung ikukumpara sa isang boses na narinig niya. Sa kabila ng mga pagsugod na nagaganap kay Lolo Bidan, nananatiling kalmado ito dahil ramdam niya na gusto na siyang kagatin ng aswang na gabunan. Kaso hindi niya ito magawa. Dahil sa nakikita siya ng mga yon, alam niya na mahina yung gana nung sabulag na nakapaloob sa baon ng nyog. Pero ayos lang yon, dahil gumagana naman ang lis atake nito. Dahil parang di siya tinatamaan ng mga yon, pati yung ataking pagkagat. Sa mga sumandaling iyon, inilabas ni Lolo Bidan ang kanyang mutya. At ang mutya na hawak niya ay ang luha ng kandila na naging bato. Sinubo yon ni Lolo Bidan at pinanatili sa ibabaw ng kanyang dila. Sabay usal ni Lolo Bidan sa isip ng pakain sa mutya na yon. Kombinasyon ng lakas ng mutya at ng tungkod ni Lolo Bidan. Itinusok-tusok ni Lolo Bidan ng tatlong beses ang kanyang tungkod sa lupang inaapakan niya. Kasabay nun ay ang paghiyaw nung gabu ng aswang at nung babaeng abat na parang linalamon sila ng isang mainit na bagay. Doon na nga sila nailigpit ni Lolo Bidan. Dahil ayon sa pagpapaliwanag ni Lolo Bidan kay Manong Tuel, nung matapos na ang laban at nakauwi na ito, nasunog ang mga yon dahil sa mutya, sa tungkod at taktikang ginamit ni Lolo Bidan. Alright, bangis mga kabagis. Abangan nyo ang part 7 ha. Shout out po sa unang espada member ko na napakaraming pagmamahal na si Miss Jutesa Thea Opiela Colera
at sa anak niyang si Cassandra Colera. Salamat sa tunay na suporta.